Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mga kapatid, bilang paghahanda ng ating mga sarili para sa banal na misa, taos puso natin aminin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at habag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsapalataya sa anak mong si Kristo makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga ng mahabang panahong na lihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumayin niyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa kanya natatago
ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaligtasay karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging na sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ating lulunas. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Magsitayong lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roon, tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo, naparatangan si Jesus. Nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang mga nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang mga kamay at ito'y gumaling. Nang nangingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung paano o ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang mga pariseyo at eskriba, mga kapatid, ay mga sekta po
reliyosong sekta noong panahon ni Jesus. Tinatawag po sila ni Jesus na mga hipokrito o mapagbalat kayo dahil sa napaka-strikto po sila sa pagpapatupad ng mga batas. Subalit, hindi rin naman nila ginagawa ang kanilang ipinangangaral. Higit sa lahat po, ang kanilang kabanalan ay pakitang tao lamang po para manatili ang kanilang reputasyon at iba pang at panatilihin ang iba pang makasariling hangarin. Si Jesus, mga kapatid, ay nakipamayan sa atin upang ipangaral ang salita ng Diyos at sa gayon ay manampalataya ang sangkatauhan at mapalapit sa Ama at makasumpong ng kaligtasan. Hindi katulad ng mga eskriba at pariseyo na isulong lamang ang makasariling hangarin. Kaya naman, sabi sa Ebanghelyo ni Mateo, namamangha kay Jesus ang mga tao na nakaririnig sa Kanya sapagkat siya'y nagtuturo ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga pariseyo. Dahil dito sa pangangaral ni Jesus at katulad ng kanyang ginawa ngayon ng pagpapagaling, ay unti-unti pong dumarami ang mga naniniwala sa Kanya at sumusunod. At unti-unti rin naman po nababawasan ang mga humahanga at naniniwala sa mga pareseyo. Kaya, para hindi gumoho ang kanilang mundo upang may pagpatuloy ang kanilang estado sa pamayanan bilang iginagalang at pinagpupugayan ng mga spiritual na leader, ay kinakailangan gumawa sila ng paraan na si Jesus ay hindi patuloy na mamayagpag ang pangalan. Hindi patuloy na dumami ang tagasunod ni Jesus at hindi may pagpatuloy ni Jesus ang kanyang pangangaral na iba sa kanilang pangangaral. May katotohanan at may kinalaman sa totoong buhay ng mga tao. Dito natin makikita, mga kapatid, na dahil sa sariling hangarin, nais nilang hanapan ng maiaakusa si Jesus. Nais hanapan ng butas. O kaya kung titingnan natin, nais nilang mawala sa kanilang buhay si Jesus. At ito nga po yung nangyari, ano po? Dahan-dahang pinarami nila ang kanilang maiaakusa, mga gawa-gawa nilang akusasyon kay Jesus, at ito nga'y nagdala sa kamatayan ni Jesus dahil sa sarili at makamundong hangarin. Medyo may pagkakahawig sa ating konkretong buhay, tunay na buhay sa kasalukuyan, mga kapatid. Ano po? Kung titingnan natin ang mga masasamang loob, kapag sinimulang punahin ng mga nagtataguyod ng batas, ito pa yung mga masasamang loob ang maghahanap ng paraan upang kitilin ang buhay ng mga nagtataguyod at nagpapairal ng batas sapagkat hadlang sa kanilang mga makamundo at makasariling hangarin. Pero hindi man tayo masasamang loob, mas maganda rin naman po na silipin natin ang ating mga ginagawa at iniisip araw-araw, lalo't higit mga plano sa buhay. Meron ba tayong mga gagawin o plano sa buhay na hinahadlangan ng ating ng mga taong malalapit sa atin? At kung may humahadlang, siguro panahon na para muli nating sulyapan, kilatisin, at suriin ang ating mga plano at ginagawa sa buhay
kung bakit may humahadlang. Baka rin naman, katulad ng mga pareseyo, ang ating mga plano, ang ating mga ginagawa, ay baka rin naman para lang sa ating sariling pansarili at makamundong hangarin. At kung ito namay katulad ni Jesus na naaayon sa kalooban ng Diyos, kahit rin naman may humadlang, tingnan natin sa bandang sa kabilang banda, si Jesus may humahadlang din naman sa kanya. Pero alam niya na ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga hangarin ay para po at ayon po sa kalooban ng Ama, kaya kahit may humahadlang, pinagpatuloy po ni Jesus ang magandang gawain. Balikan po natin ang mga pareseyo. Dahil sa kanilang hangarin, protektahan ang kanilang reputasyon na dahan-dahang gumuguho, nalalaman ang kanilang pagiging mapagbalat kayo, sila po ay maghahanap ng maibibentang kay Jesus. Kaya dito sa ating ebanghelyo, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga at upang makahanap ng maiaakusa sa kanya. Bakit po kapag si Jesus nagpagaling sa araw ng pamamahinga, ang kaso na ipabibintang sa kanya ay siya ay lumabag sa batas ng pamamahinga na nagsasabi ipangilin ang araw ng pamamahinga. Subalit, ayan, maganda ito. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Maraming beses ito, mga kapatid, sa apat na ebanghelyo, maraming beses natin ito maririnig. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Para sa akin, sa aking personal na pananaw, ay napakaganda sapagkat ito'y nagpapakita ng pagiging Diyos talaga ni Kristo. Sino bang nakatatarok ng laman ng puso at isipan ng tao kundi Diyos? Kaya ito nagpapakita, si Jesus talaga ay Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Nakatulad sa atin, ano man ating mga balakin, mga bitiin sa buhay, alam ni Jesus ang ating mga iniisip. Katulad ngayon, kayo'y nandiyan, ano po? Alam ni Jesus kung kayo nga ba'y tunay na nagsisimba o nasa loob lamang ng simbahan at kunyari nagsisimba. Kaya alam ni Jesus ang iniisip ng mga pareseyo at saduseyo. Kaya tinanong ni Jesus upang imulat ang kanilang mga mata. Alin ba ang naaayon sa kautosan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Walang naisagot po ang mga pareseyo at saduseyo. Sapagkat alam din nila na mas dakila, alam nila, mas dakila ang magpagaling sa araw ng pamamahinga kaysa hayaan ang sangnilalang na may iniindang karamdaman at hindi namumuhay ng marangal. Kaya naghanap uli sila ng iba pang pagkakataon upang maghanap muli na maiaakusa kay Jesus. Mga kapatid, kung tayo man ay inuusig, katulad ni Kristo sa ating ebanghelyo, binabato ng maling paratang dahil sa tayo'y gumagawa ng mabuti para sa Diyos at kapwa, huwag po tayong sumuko. Bahagi po ito ng pagiging tagasunod ni Kristo. Bahagi ito. Sa Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 23, sinasabi po ni Jesus, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili,
pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya hindi po madali ang manindigan sa panig ng Diyos, sa panig ni Kristo. Hindi po madali ang ipagpatuloy ang magandang gawain sapagkat meron at meron talagang pupukol at tutuligsa at hadlang po sa atin. Subalit bahagi po ito ng tunay na pagigitan sa tagasunod ni Kristo kapag kasigurado tayo na ang ating hangarin, ang ating balakin, ang ating gawain ay ito po'y naaayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ito'y para sa kapakanan ng kapwa natin, ipagpatuloy natin, balikatin at suungin anumang kahirapan sapagkat nasa panig natin ang Diyos. Anumang uri ng kahirapan, mga kapatid, gawin nating ambag sa kahirapan ni Kristo bilang tunay na pagsunod sa kanyang yapak. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kundi ang ipinag-utos sa ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagan natin ang paniniwalang ito habang nananalig tayo, nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan, naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno, naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa ating pagsamba, naway maging salamin ng ating karapatan at dedikasyon sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa amin maging tunay.
tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maiyak. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, alinsunod sa ituro sa atin ng ating manunubos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyo lahat. At sumain rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan at ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng name minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o name minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,